Pagkatapos po nating mabuhusan lahat ang mga posti at mga slab hanggang third floor ay kasalukuyan nating i-review na yung floor plan natin para dun sa mga asintada, lalo na dun sa mga division. Design ng ground floor, kailangan nating i-review ito. Dito sa parting harap na ito ay meron siyang pedestrian entrance sheet. Parte na ito, ito yung main road, ano? Yung part na ito, ito yung main door. Dito sa living area at dining ay meron sa gitna niya ay meron siyang powder room o yung CR, ano? Dito sa part na ito. Wala naman dito sa dining, mayroong sliding door dito at paglabas dito sa parte na ito, sa seat back ay mayroong lanay itong parte na ito. Then seat back. Magmula dito sa dining, papasok dito sa kitchen, mayroon siyang high counter dito at dito nakalagay yung cabinet. Sa gitna nung rip may mga cabinet, ano, kabilaan, quarters, at mayroon din siyang CR dito sa parte ito. Dito naman sa seat back, nandito naka-location yung laundry area at meron siyang laundry counter, yung lababo. Ito namang kwarto na ito ay ito yung guest room at mayroong sariling CR. No? Ito ay nag-umpisa na tayo ng pag-CCHB o yung asintada. Ito yung na-umpisa na natin sa pag-asintada maging dito sa parte na ito. Hanggang matatapos, mauubos natin pag-aasintada yung mga partition na yan, ano? Hanggang sa kitchen, maging yung mga CR niya at mayroong midsun. Isusunod na natin pag-layout yung parting hagdanan. Ito namang guhit na ito ay ito yung bakod niya, no? At ito ay nahuhuli na nating i-develop pagkatapos na natin i-finish yung mismo unit. Ito firewall, kasama ito sa iangat natin, ano? Para na mauna natin ito, itong parting unit na ito. Kaya ang parting ito, kada sa banda na ito ay nandito nakapwesto yung paarap na aran. Kaya itong mga bakod na ito ay talagang mahuhuling ipipinis yan, itong parte dito. Although itong nasa harap na ito ay kasama sa second floor na buhos natin dahil nakakunik na yung biga ng second floor sa parting posti na dalawa na ito. Mapapansin natin dito sa mga wulan, wala siyang sukat na nakalagay dito. Ito yung tinatawag na ini-skill lang ng metro para malaman natin yung magiging sukat. Kung mapapansin natin dito, meron siyang nakalagay na 1:1. Dito lang muna tayo sa 1:1, huwag muna yung mga 1:50. Dahil medyo mahirap intindihin yun. Ang pinakamadali kasi intindihin itong naka-print ng 1:1. Dito nakalagay dito 1:1. Ngayon pa paano natin malalaman yung 1:1 na sinasabi dito, dahil na yung mga wall na ito, halimbawa ito, wala siyang sukat na nakalagay dito, naka-plug dito sa plano mismo. Itong mga division na ito, wala ding mga sukat ito na naka-plug dito mismo. Maliban dito sa mga perimeter, ano, yung mga paikot, ay mayroong naka-plug dito, kamukha nito, itong mga parte na ito. Nung nililayout natin, ginagamit natin itong mga sukat na ito. Dito tayo bumas. Nung nililayout natin yung buong building, nung nag-umpisa pa lang. Ngayon, babalik tayo dito sa 1:1. Itong 1:1 kasi na sinasabi dito. Pag iniintindi natin sa metro ito, halimbawa itong metro na hawak ko, pag sinabing 1:1 ay yung isang guhit dito, halimbawa itong 1, 2, bali 1 meter kaagad ito. Pag ito itapat natin dyan sa mga bahagi ng guhit, 1 meter kaagad. Pagkakalahati dito ay 50 centimeter yun, kalahating metro. At may mga guhit siya ditong maliliit. Pagka i-convert natin ng 1:1 ay 10 centimeter yan. Yung isang napakaliliit na guhit na yan, yung isa niyan 10 centimeter. Kaya halimbawa, ipupwesto natin dito sa parting kwarto na ito sa bandang dulo, kung saan naumpisahan na natin sa pag-aasintada. Pagka ipupwesto natin dito, ngayon bibilangin lang natin kung ilan. Halimbawa, itong wall na ito, isang kwarto ito. Wall, itatapat lang natin sa gilid ng wall. Doon sa pinakaloob niya, yung pinaka-finis ng kwarto, yung pinaka-open. Dito pa lang, makikita natin kaagad yung kung ilan ang sukat niya. No?
Although may naka-plug siya doon, ito'y halimbawa lang. Itong naka-plug naman dito, ito lang, susundan lang natin. Halimbawa, wala yung naka-plug. Ay, pag pinapata natin yan, bibilangin lang natin, 3.80 cm dito, ano? 0.8. Kaya 3.8 yung sukat niya. Pag tinignan natin doon sa ano, ay isaktong-isakto yung nakalagay, naka-plug dito. Ganun din pag ginanong natin, bilangin lang natin kung ilan yung guhit na pumasok. So yun ibig sabihin yung pag-i-skill ng metro dito sa plano dahil naka-skill siya ng 1:1. Pag halimbawa, 1:50 naman. Yung isang guhit naman itong metro na ito ay automatic 50 yun. Pero mas madali kasi pag 1:1, kaya piniprint ito na 1:1 ito. Madalas yung floor, mga floor plan ano, para mas madaling ibalangkas pagdating sa actual. At dito naman, mayroon siyang sa part dito ng powder room. Dito sa pagitan nitong living at dining, meron siyang storage dito nakalagay. Itong seatback na ito, ito na yung pinaka-open. Ito lang yung pinaka-unit eh. Yung part na ito, bakod na ito. Mababa lang ito. Ito na yung pinaka-unit na hanggang third floor. No? Yung pinaka-layout. Medyo malaking bahay ito. No? Dahil sa ang sukat niya ay umabot ng 20 meter by 12 meter. Mayroon siyang seatback na 2 meter. Mayroon siyang seatback na 2 meter sa parking. At maraming nagtatanong sa atin na kung bakit nauna na yung mga poste na binubuhusan natin. Hindi, bakit hindi kasama yung hollow block? Alin ba talaga ang mauuna, yung hollow blocks o yung poste? Ay, yung hollow blocks kasi sa bawat pool, halimbawa, input. Ay pangpakit lang yung hollow blocks. Ang pinakatibay talaga o yung pinakabuto niya ng building, itong mga poste at biga maging yung slab. Kaya kahit alin man ang mauna dito, kung pwede naman yun, pwede rin yung hollow blocks. Pero mas pinakamalinis na trabaho ay mauna muna yung poste, dahil mapapansin natin dito sa mga parte dito, mas malalaki yung poste kaysa dun sa hollow block. Kaya nagkaroon ng nosing dito sa mga drawing na ito. Mayroon talaga siyang nosing yung poste. Mas malaki yung poste kayo doon sa hollow block. Mas madaling trabahuin yung poste muna bago yung hollow block. Kaysa naglalagay tayo ng hollow block sa isang wall, saka na natin pupurman yung poste. Medyo sagabal yun sa pagpupurma ng poste. Kaya ang nangyayari dito ay nauna muna yung poste. Pero walang nagiging problema doon. Pwede mauna yung hollow blocks at pwede rin yung poste. Pero ang pinakamalinis na trabaho ay unahin muna yung poste bago yung hollow blocks. Dahil pagka nag-hollow blocks tayo, wala pa yung poste, maaring malalaglagan yung pwesto ng poste, ano, ng mga halo. At hindi naman yun yung timpla para doon sa mga poste natin. So yun, dapat mauna yung poste, pinakamalinis na trabaho ang mauna yung poste. Lalo sa mga umabot na ng second floor, third floor, fourth floor, hanggang pataas. Nauna dapat yung poste, beam at yung slab.